I'm so sad. I didn't know that you had to go through all of that. I'm sorry I didn't listen to you. Hindi talaga mapagkakatiwalaan si Tito Jacob. But Yaya, please, come home. Mom fired Katrina already. Wala ka nang poproblemahin sa bahay. Kahit wala na si Katrina doon, hindi ako babalik doon. Ako kung nandun lang si Jacob, ayoko. Magtang na loob, Ana. Huwag na huwag masasabihin sa tito mo o sa mami mo kung nasaan ako, ha? Wala dapat makaalam kung nasaan ako. Huwag kang mag-alala, Yaya. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Nessa, ilang buwan na lumipas. Hanggang ngayon, hindi ka pa sumasagot sa akin. Eh, anong gusto mo? Sa telepono lang ako sasagot sa'yo? Naalala mo ba kinabukasan nung nagkita tayo, wala ka man lang sinabi sa personal? Tratuhin mo naman akong babae, Domeng! Eh, hindi ko naman alam na yung pala gusto mo eh. Eh, sana nilinaw mo sa akin. Alam mo naman na gagawin ko lahat sa'yo, bebe ko. Tingin mo mapapaalala ko pa sa'yo sa lahat na nangyayari kay Ninang, ha? Umefort ka, Domeng! Umefort ka sa akin, hindi sa ibang babae! Miss Beautiful pala, ha? Miss Beautiful? Maganda ba yon? Makatingin ka dun, wagas, ha? Teka, serious ka ba? Eh, napakamanid mo, Domeng! Napakamanid mo! Nagigigil na ako sa'yo, ha? Nessa, sinabi ko naman sa'yo noon, I love you. Hindi mo naman ako sinagot pabalik, tas paramdam ako ng paramdam sa'yo na gusto kita, tinatawanan mo lang ako. Ngayon, sasabihin mo sa akin, ako ang manhit? Oh, wow! Wow, sorry, ah. Sorry, ah. Kasalanan ko na pala ngayon. Kasalanan ko na pala. Kasalanan ko na pala na hindi ko agad maproseso. Kasalanan ko na pala na akala ko nagbibiro ka lang dahil alam kong palabiro ka. At kasalanan ko pala nagsiselos ako ngayon. Oo, nagsiselos ako ngayon. O, gets mo na? Mag-aaway pa ba tayo? E di, sabihin mo na sa akin kung anong gusto mong gawin ko para mag-gets ko. Gusto mo mag-gets? I love you too! Oh. I love you too! I love you too! I love you too! Nessa! Nessa! There? Huwag kayong opening nito. Parang ang cool tumambay dyan eh. Surfer yung vibe? Yeah, because yung girlfriend ko tsaka ako, super hilig namin sa surfing. Kaya, yun yung theme namin. May jowa ka na pala. Para sa kanya ba yung flowers? Actually, yeah. Art! Oh, speaking of my angel. Hi, babe. Wait. I know you. You've been looking for her, and so have I. Oo. Nag-ako ng malaki pera si Mama noon. Pero kinarma kami na wala rin lahat ng yun mula nang mamatay siya 3 years ago. Ikaw yung anak ni Edita Fentabella, di ba? I'm sure ikaw yun. Hey, wait! Wait! Babe! May tinatago si Mr. Montesillo, kaya may tinapon siya kung ano man sa tulay. But what if? If it is just a trap, baka gusto lang niya mahuli tayo na iniimbestigahan natin siya. If he planned all this, hindi siya dapat maging reckless. Georgette, walang perfect crime. Merong at merong lukaw na lulusot. So what's your theory then? Anong tinapon ni Mr. Montesillo? Anong kinalaman niya sa kaso? Ang sabi ni Yaya Letty, mahinala si Ana na si Mr. Montesillo at si Editha Fuentabella ay iisa lang. At sinabi rin ni Nanay sa statement niya na may tumaydor kay Mr. Lamoste. So you mean si Mr. Montesillo ang gumagamit ng dummy account para magnakaw kay Mr. Lamoste? That cost EduCare's bankruptcy. Then maybe inunahan niya na bago pa siya mahuli.
We also obtained Gabriel De La Guerra's case files. Binasa kong witness statements. Therefore, lahat yun hindi totoo. Dahil umamin si Nanay Sonya sa crime. At mas matibay ang ebidensya na siya nga. Pwedeng pinalutang nila yung mga witness eh. Para madiin si Gabriel. At para mapagtakpa nila ang tunay na killer. At nung nakalaya si Gabriel, diniin nila si Nanay. Kinuha nila yung baril. Dahil alam nilang yun lang ang makakapag-absuelto kay Nanay. My God, Paco, kinikilabutan ako. At para hindi makita ang baril, tinapo nila yung ebidensya sa tulay. Alam ni Mr. Montesino kung saan nakatago ang baril. Dahil nabasa niya yung statement ni Nanay. Which is a public record. What if si Mr. Montesillo ang mastermind ng lahat ng to? Nakasama na ko, boss. Akala ko mahuhuli na ako eh. Wala naman siya nakuha sa akin. Siguraduhin mo lang dahil hindi ako pwede sumabit. Nakapag-deposito na ako sa account mo. Kaya umalis ka na muna at magpakalayo-layo. Set up a meeting. Siguraduhin mo lang na tutupad ka sa usapan natin. Pag hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Oo, tutupad ako. Pero ibibigay ko lang ang papeles pag nakalaya na ako. I'm sorry. Where were we? We're on our way to Makati. Oh, yeah. I'll show you the projects we did in Makati. Yes. Ano naman ang kailangan mo? Jacob! Jacob, ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagsasalita dyan, Jacob? Jacob, magsalita ka! Jacob! Okay ka lang? Hello, Jacob! Kaya ko naman na to. Pwedeng ako na lang sumama sa kanila. Okay, sasama ako. Pero kailangan pa rin natin mag-usap. I'm sorry. Emergency call. Let me show you around. Come on. Jacob, hayaan mo magpaliwanag. Wala akong kasalanan. Roman, don't worry. I believe you. Wala ka namang kasalanan. Jacob. Relax. Huh? Relax. I know you're doing everything you can. Huwag na bahala dito. You go on home. Ginagawang kapalpakan, Roman. Baka panahon na para manahimik ka.
kilala ko kung sino yung kausap mo kanina. Ano ba nagsasabi mo? Warden? Boses ni Jacob yan at hindi ako pwede magkamali. Narinig kong usapan yung dalawa. Anong kinalaman mo sa kanya? Warden! Sonya! Bitawan mo ako! Umamoy ka! Go! Hindi kita titigilan hanggat hindi ka umamin. Anong kinalaman mo sa pagpagsak ng edukin? Tigilan mo ako, Warden! Hindi kita titigilan! Anong kinalaman mo? Kung gusto mo ng sagot sa mga tanong ko sa edukin, bitawan mo ako! Si Jacob yung kausap mo, diba? Anong alam niya sa edukin? Pagod na pagod na ako! Gusto mong malaman ang totoo? Hindi dito. Kami mga mata. Pagtulog na ang lahat, magkita tayo. Madami akong sasabihin sa'yo. Julie? Julie, andito na ako. Julie? Julie, mag-usap na tayo. Andito na ako. First.
Boss Jacob. Very good. Ikaw na bahala dyan. Wala.